Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Kumusta naman? Ano? Excited ka na bukas? Araw na sweldo? Yay! Yun talaga yung mindset natin ngayon, mga kaibigan. Oo nga, kanina tulala na ako eh. Wala gets na akong makain. Gets kita, partner. Hindi ako nagapunan. Relate. Pero marami. Sinabi mo sweldo tayo, medyo nabuhayin ako ng konti. Bukas pa naman, pero diba, at least, konting oras na lang at konting tiis na lang. Yeah, diba, maitatawid din natin ito, kabiso. Walang araw din itong lipas gutom, ha? Ang kagandahan dyan, at least nakapag-diet ka, presahan nga lang yung diet. Oo, diba? Diba? Si diet na yung bulsa mo, eh. O, ito na, partner, yung kahapon na binbin nating ano, tambalan. Dal-dal mo daw kasi hindi tuloy siya napansin. Sorry na. Ate na. Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako matagal na pong panahon. Sa totoo lang, ang dami ko na pong send ng message tukol dito sa message na ito. Nabinbin pa. Nabinbin pa kahapon. Feeling ko tuloy, mareresolve na lang ang problema ko. Hindi niyo pa rin nababasa. Sana mabasa niyo na po ito today. Ayan. So anyways, ako po ay isang 23-year-old na nagtatrabaho sa isang company. Sa totoo lang, hate na hate ko po yung mga Gen X. I'm a millennial and I hate the Gen X. Ayun! Ay, yun, partner. Oh. Ako kami sinusulatan! Oh. Ang luma, oh. Sinusulatan. Yan. Nakakainis kasi ang dami nila masyadong reklamo tungkol sa aming mga kabataan. Lagi na lang sila nagko-compare sa panahon noon sa panahon ngayon. Kasalanan ba namin hindi kami nabuhay sa panahon ninyo? Ay, tayo na yung ano. Oo nga, pinapatamaan niya. Oo, pero I wonder party kung ba't ito galit na galit. Pero ang tunay na dahilan kung bakit galit ako sa mga Gen X, kasi bakit kasi yung mga ibang mga Gen X, kahit matanda na sila, ang hot pa nila. Nakakainis, ang karibal ko sa opisina para sa lalaking gusto ko ay isang Gen X. Mm-hmm. 40 years old na siya, mag-o 41, utang na loob. May utang na loob. Nakakabwisit. Kasi yung gusto ko, siya yung gusto. Nakakainis. Ang nakakaasar pa dito, single parent pa ito. Ano ba naman yun? Nakakayamot. At ang feeling ko tuloy, dahil mas marami na siyang na-experience sa buhay, mas wala akong laban. Eh, hindi ba't ako yung bata? Galit ako si Abby, girl. Kasi all caps na yung, hindi ba ako yung bata? Ano po ba, ano po ba dapat kong gawin? Should I put her in her place? Ay. Oh, nakakatakot yung banta mong yan. Nakakatakot ka, girl! Iba rin! Parang gusto mong itumba yung isa. So, ulitin natin. Medyo nalito ako. Meron kang gusto. Meron siyang gusto. Pero yung gusto mo, niya, ang yung gusto niya, yung may gusto, kaya gusto. Tayo hinihate minsan ng mas bata sa atin, mabagal yung pangunawa eh. Simple lang naman, meron siyang gusto. Yung gusto niya, hindi siya gusto, hindi siya crush ng crush niya. Okay. Pero yung crush ng crush niya o yung gusto ng gusto niya, gusto. Matanda. Kumbaga, ako ganun talaga. Ano nakikita? Ganun talaga kami, mas may kita na kami. Gusto niya na maasim. Oo. Hindi, ang di ko alam is kung halimbawa gusto din nung may edad, grabe may edad. Gusto din nung ano, nung hot mama or hot mama, single parent . Yung crush niya. Baka siguro. Okay. Kasi kung halimbawa hindi rin naman siya pinapansin, 'di ba? Hindi ka dapat affected kasi walang dapat issue. Oo. Unless insecurity, alam mo naman ang ano, it's a girl thing, di ba? Ano talaga yun, na mas pipiliin niya yung mga kagaya namin. Oo, kasi syempre, hello. Wala ka masyadong gagawin. Oo. Pag umika, bigay agad. Hindi lang pag yun. Sa kagaya mo. Oo, ang dami mo pang hanas. Oo. Ang dami mo pang, at saka, pag mga ganyan, mga edad na ganyan, sorry ha, alam ko hate na hate mo yung nagko-compare.
Wala ka pa kasing ipon, oh, kaya kalimutan ganyan. Yan, di ba? Siyempre, ang mga issue mo, mga bababaw. Mm. Kapag ka kasi medyo may edad na, medyo lalagpas na sila dun sa mga bababaw na issues, hindi na nila masyado yung papatulan. So, wala ka talagang laban, di ba? Mas may laban yung taong may ipon. Oo. Tsaka may mga practical ang mga tao ngayon. True. Mm. True. Napansin mo ba nung Valentine's Day, maraming hindi na nagbigay ng bulaklak? O kaya? Diba, marami ang nagbigay na lang ng bigas. Oh. Diba, marami nagbigay ng mga panghilot. Diba, kasi nga mas practical na yung mga tao ngayon. Totoo. So yung crush mo, practical lang siya. Wala din siyang ipon eh, diba? So naisip-isip siguro niya, the easiest way para hindi ako mahirapan sa buhay, edi mag-ano ko, jumawa ako ng established. Tama, yung maipon na, yung may trabaho na. Diba, charot lang. Alam mo, regardless, feeling ko regardless of age, talagang sadyang ganun. May mga taong gusto tayo na hindi tayo gusto. Yun yung kailangan mo tanggapin yun. Na, and it's not, hindi naman sa nagbabanta at hindi naman sa nananakot, pero posible kasing mangyari yan ulit. Hindi lang hindi nang dito sa 40 to 41 year old na nakaribal mo. Pwede ka rin magkaroon ng karibal na ka-age mo. Pwede ka rin magkaroon ng karibal na mas bata sa iyo. Lagi mong tatanda, lagi may mas maganda sa iyo. Lagi mas may sexy sa iyo. Mas sexy sa iyo. Totoo talaga yan. Ang kailangan mo talagang ayusin ngayon yung security about yourself. Kasi tama, sarili mo, wala oo, ba? Oo, kasi lagi wala namang ano eh. Wala namang nakipag-away sa'yo actually. Wala kasalanan yung mga tao na nagkagustuhan kung wala. Ikaw. wala talaga. As in, wala silang kasalanan sa'yo. Wala silang ginagawa sa'yo masama. Nagkagustuhan lang sila. Oo, ikaw lang itong ano, yung sa tingin ko, kailangan mo talagang i-establish yung self-confidence, self-esteem. Tama, yung, pagtanggap. Diba, accept sa mga bagay-bagay. Oo, ganun. Bata ka pa din siguro talaga, kaya hindi mo pang patanggap yung mga ganyang klase mga bagay. Pero ganun talaga eh. May competition talaga sa buhay. At hindi lang yung pagdating sa love life. Tama. Pwede ka rin mag-compete sa career. Pwede school. Oo, madaming ganyan. Diba? Totoo yan. Gusto, tanong ko lang, partner. Ilan taong ka na? 41, diba? Gen X. Mag-41 tayo. Gen X ka din. Pagka ganyan, kanyari, ang feeling mo yung nagkakrush yun na mas bata, gaya millennial naman. Anong feeling pag ganyan? Siyempre masaya. Hindi yes. Ako plastic ha. Masaya yung feeling. Pero na may nag-express ba? Hanggang ngayon ba? May nag-express sa'yo? Sa social media? Ay, hindi kasi. Sa Facebook? Partner kasi iba kasi yung... May crush ko yan si Nicole Yala. May ganun pa ba? Hindi, pero sabihin kasi... mo yung diretso. Hindi, explain ko kung bakit hindi ko masagot ng diretso ha. Mahirap, iba kasi yung... Kaya kanya gusto kasi katulad nitong yung crush ng crush niya. Oo. Kaya siya gusto. Alam kasi mo, hot. Hindi lang sagot. Hindi kaya ako siya hindi masagot ng diretso, partner. Oo. Kasi it may be kasi ako si Nicole. Pero dati naalala mo noon, nung mga panahon na nakikinig ako dyan, crush ko si Nicole. Yung, di ba, madalas yung statement na yun eh. Nung bata tayo. Nung bata pa ako. Di ba? Crush ko yan si Nicole. Tapos pag nagbabago, crush ko yan. Mga ganon. Oo. Ngayon ba... Hindi, feeling ko kasi... feeling ko kasi, pag may nagkaka-crush ako na mas bata sa akin, feeling ko kasi crush niya ako kasi ako si Nicole. Kasi patawa ako, ganun. Hindi dahil crush niya ako kasi maganda ako. Or tingin niya sa akin, ha? kaya gets mo, hindi ko masagot. So, depende kung ano yung... Ano, pero kung oo, hindi, kung may nag-e-express, meron. Pero, pero sa palagay ko, ang dahilan nun, kasi feeling ko, kasi maingay ako. Funny ako. Hindi dahil, kasi kung nung bata pa tayo, partner, kapag ka-crush nila tayo, ang feeling natin, kasi maganda tayo, tsaka pogi. Fresh. Diba? Fresh, bata. Kasi parang bakit ka magkaka-crush sa akin ngayon, at this point. So parang, hindi pa may nag-crush sa'yo ngayon, alam na, ano? Pera. Praktika lang. Praktika lang din. Yun naman yung unang sinasabi natin, di ba? So parang feeling ko, dahil nakakatawa tayo. Wala lang, tanong ko lang. Kasi di ba, pwedeng kunyari, kung na-observe mo na nababawasan yung mga nagka-crush, patunay talaga na we're aging. Matagal ko na siya actually tinanggap pa. Unlike mga kabataan natin, tatanda mo, every time na may mall show tayo. Oo, may nagkaka-crush natin. Oo, may mga parang, ganun. Oo, pero kasi bata pa rin tayo, tapos may kilig tayo pag may ganun. So kung tinatanong mo ako, ikaw, I'm sure fighter. Holding us pa tayo. Ano yo. Eyo. Nakita, di ba nakita yung
ano, yung post ko na isang araw sa chat group natin, yung kunyari mag-asawa tayo. Pero kasi para sa ano yun? Ayos, isang para sa isang video. Music video, diba? Pero alam mo yun, parang kasi ngayon, diba? Parang, may nakakagulat pa rin kunyari may magka-crush atin o may magpa may mag-express. At kapag sinabi nilang crush nila tayo, nakakatuwa yun kasi parang feeling ko kasi sa crush partner, parang may ano eh. Oh, parang feeling ko physical siya. More on physical. So para kaya kung may nakaka-crush pa rin sa'yo at your age, parang nakakatuwa din naman talaga siya. Mm. Kasi most of the time kapag kalimbawa, alam mo yun, parang ganun yung feeling ko. Kaya siguro masaya naman yung ganun. Pero hindi namin kasalanan. Yeah. Hindi kasalanan ng mga Gen X, di ba? Kung may mga nagkaka-crush pa sa kanila, di ba? Kasi siguro apart from yun nga the looks na medyo siguro may mga tao kasing pumupogi lalo nung nagkaedad, gumaganda nung nagkaedad, may mga ganun na parang may mga iba limbawa mas gumanda siya nung anak or mas naganda, mas sexy siya nung nabuntis, may mga ganun eh. At hindi nila yun kasalanan. At may mga tao din sa dyang ang weakness nila ay may matanda. Wala akong ganun. Oh. Sobrang feeling namin compatible siya doon sa nirereto namin. So, parang ganun yun ang naka-age. Naka-edad. Tapos pareho silang may itsura, guwapo at maganda. Mm-hmm. Pero si girl, ayaw niya nung naka-edada niya. Kahit may itsura, kahit may masasabi naman sa buhay. Pero ang gusto niya talaga, yung tipong may edad. Pa-retire na. Ganun yung, ganun. Ganun yung may appeal. Practical din. Alam na. Alam ko yung mga karakas ng mga friends mo, partner. Practical. Yung papunta na sa ano, pa wheelchair level. Yung parang malapit na mag-claim ng insurance. Papunta na doon. Yung may mga apo na, ganyan. Oh, pero single, sabi single. Niya. Okay. Oo, kaya mga balo, gano'n. May gano'n eh. Sabi na, bakit yun ang gusto mo? Siguro kasi... siguro, yun nga, bukod sa... Baka, wag, alisin na natin yung practical tayo. Ganun lang tayo mag-isip partner. Jujuwahin ko yan kasi practical ako. Wag, alisin na natin yun. Kasi may extrang... di ba may extrang... May extra pogi points. Mm-hmm. Ang isang tao na may wisdom. Parang sabagay, feeling ko. May extra... extra ganda points ang isang tao na na alam niya what she wants. Kasi normally, kapag halimbawa mga nasa 40s na mga Gen X, dapat naman at your age, alam mo na kung ano yung gusto mo, di ba? Tama. And may certain kind of attraction siguro or may certain kind of dating yung tao, alam niya kung anong gusto niya at alam niya kung anong gagawin niya. Parang ganun. Diba? Nung bata ka ba nung, ano ba tawag sa atin nung mga panahon? Gen X tayo. Oo. Tapos nagkaroon ka ng admiration sa... Mas matanda. Nangyari ba yun? Di ba may nagka-jowa ko? Grabe ka sa kanya. Kasi partner, 40 matanda, ako. Matanda agad siya? 40 ako, 50 na siya. Diba? Naisip-isip ko nga dati, grabe no, 23 ako. 33 na siya. So pag 50 ako, 60 na siya. May 60? 60 yan. Pero medyo hindi pa malayo-malayo yun eh. Kasi medyo, 10 years Madami pa rin 10 years na kwenta. 10 years yung gap. Oo, tsaka pag 10 years na gap, maliit yan. Tsaka bata pa din naman siya. Kulbawa, 23 ako noon. 33 siya, bata rin naman yung 33. Pero yung medyo extreme. Kunyari, 23 wala. Ka noon. Tapos ang mga 48 mga, siya. Mga 48, wala. Pwede na to. Wala akong nagusto ng ganun. Pero hindi sumagi sa isip mo na magkagusto sa ganun tao. Hindi. Kaya may manligaw sa'yo na... Dati noon. Hindi. Talaga, bakit? Anong tingin? Parang dirindiri ka naman. Hindi naman, grabe. Baka ma-open yung mga 48. Dadating din tayo dyan, partner. Ano ba naman yan? Hindi sumagi. Hindi ka nagkaroon ng attraction. Ikaw lang yun, partner. Huwag mo akong dinadama. Nagaanap ako nakaramay kasi. Pero ayaw kami aminin na gusto ko. Pangangailangan lang. Practical lang din. Partner, sa ko 40 ka na, ilang taon na yun? Siguro mga magsa-70 na siya. Oo nga, na-realize ko lang. Kasi kung 20 ka nun, 50 siya nun. Oo. Hindi, magsa-60 na nga siya nun. Nun? Oo. Tingnan mo to.
Yung isang bati mo lang sa radyo, lagi kami cake, gano'n. Tapos isa, daming handa talaga. Oo, talaga. Oo. Tapos ngayon, hindi na makadalaw. Wala na akong balita. Kumusta na kaya siya, partner? Wala na akong balita. Hindi ko rin sinesearch sa Facebook. Oo. Ayoko magkaroon ng ano. Ng communication. Bakit naman, bro? Ex mo ba siya? Aminin mo na. Sige na, tayo-tayo lang naman. Siguro naging kayo, hindi, no? Hindi ko na, hindi na, kahit pa paano nagkaroon ako ng ano. Ng konting attraction, hindi, sa kanya. Hindi. Hindi na makita yung judge. Hindi attraction. Abamaling ko. Ay, ikaw na din mismo hindi nagsabi. Ikaw na din mismo nagsabi kanina. Diba na? Oh, hindi. Ako nagsabi, there is a pog, ganda points with the person na may wisdom. Hindi, ang gusto kong sabihin, ayoko magkaroon ng communication kasi nagkaroon ako ng konting ano, parang trauma, hindi trauma. Trauma sa kanya. Hindi ba trauma, parang ang... Grabe kapag atas kanyang pag-aralan. Teka, palitan ko yung trauma. Grabe kapag atas kanyang bigyan ng baon na maraming taon. Oh, ano? Parang ayusin mo. Parang... Nakakarinig ba? Mahalim mo sa akin, ito pa yung episode na pakinggan. Tsaka, 74 kay 70, hindi na nakakarinig. Nakakarinig pa yan! Okay, bakit? Nagkaroon ka ng trauma. Yung... Ah, kasi masyado siyang naano sa'yo. Yung... Na humaling. Parang gano'n, yes. Pogi ko dati. Hindi, bata ka naman nun eh. O tsaka, hindi. Yung, ano, yung impression lagi na pag magkasama kami, yung pumapatulo ko sa matrona. Grabe judgmental ng mundo. Ay, nako. Eh, kasi ba't lagi ba kayo lumalabas dati? May ganun. Tapos na pumunta ako sa bahay nila, may mga ganun. Ay, may mga ganun. Oh. Kakaloka. May pamilya na ba ito? May pamilya, pero walay ano. Walay ng ano. Walay asawa. Ah, okay. Oh. May mga anak. Oo. Oh. Pero walang asawa. Hmm. Nabalo. Oo, oh, balog. Oh, okay. So, mga ganun. So, may mga ganun. It happens sa madaling salita. At pwede rin namang sobrang younger. Mm-hmm. Diba? Sobrang younger sa'yo. May mga ganun din naman. So, mabalik tayo dun sa kabisya natin na nag-PM. What ay magagawa, girl? Kung mas hot para dun sa crush mo, yung 41-year-old. At nagkagustuhan sila. Oo, wala tayong magagawa dyan. Labas ka na dun. Kami, magbibigay kami ng ano, kung halimbawa, inagaw sa'yo. Eh kung hindi naman inagaw sa'yo, hindi ka lang talaga gusto ng gusto mo. Ikaw yung may problema dito kasi ikaw yung... Masyadong attached sa taong hindi ka naman kinoconsider na jowa. Oo, ganun talaga. Eh kung gusto mo, i-crush ka din niya, di mag-ano ka, mag... Pormahan kang 40. Yun yung gusto niya eh. Oo. Diba? Yun yung gusto niya. Yung mature. Magpamuha ka ng ano. Ng mga mamahalin. Oh. Mamahalin ang pabango ng mga 40-year-old ha. Diba? So, mag ganun ka. Tingnan mo yung pormahan. Baka physically, yun yung mga trip niya. So, tingnan mo yung pormahan nung crush yun. Nung crush niya na 40-year-old. Ano bang mga pormahan nun? Mm. Ano bang mga... Ayos yung mature mo. Mature ka. Magpuyat ka. Kaya. Huwag ka ng K-drama. Yung mga malala. Yung mga madami talaga. Sunod-sunod. Yan. Para mag-mature ka. Mabilis kang datanda. Sure. Oo. Nakakatuyot yan. Huwag ka uminom ng tubig para tuyot ka. Grabe tayo sa 40-year-old. Hindi naman tuyot yung 40-year-old. Hindi, pero ano... Ganun, tanggapin mo na lang. Oo. Kasi yun talaga yun. Kasi pwede kang kumumpita if you want to. Yun nga. At yun yung sinasabi namin mga ways. Kaya lang, bata ka, tapos gusto mo magmumukhang edad, may edad. Eh samantalang yung mga may edad they long to be 23, yes, diba? Gusto magmukhang bata. Mm. Diba, nagtuturok ng napakaraming gustong iturok sa katawan, magmukha lang bata. Correct. Eh, ikaw. Ikaw gusto mong... Tumanda. Tumanda. Kung yun yung gusto mong gawin to compete, o di naman kaya, pwede mong gamitin ang iyong kabataan. Pwede rin. Diba, para, pwedeng wag mo siyang gayahin, ikaw yung magparamdam sa kanya na ano, na... Kung gusto mo... O, tsaka basta wala na sila. Basta wala pa sila. I mean, hindi sila in a relationship. Oh, pero kung in a relationship, tumigil ka na, maghanap ka ng ibang jujuwain. Huwag kang nangaagaw. Maghanap ka ng ibang kwarentahin dyan. Kaya nga, di ba? Tsaka, yaan mo na yung kwarenta. Buti nga, nagka-love life. At that age, tapos, single parent, you give it to her na. Bigay mo na sa kanya yun. Ikaw naman, huwag ka nang sabing may kalalagyan niya. Oo. Diba? Lagay ko na ba siya sa kalalagyan niya? Marami ka, ha? Nininervous ako. Para may banta tuloy. Alam ba, mga ganyang edad, di siyempre, may
posisyon na din yan sa kumpanya, sa opisina ninyo, di ba? Mas senior yan kaysa sa iyo, di ba? Gusto mo bang bumastos ng senior? No. Di ba? Hanap ka na lang ng ibang ano, ibang makakrushan. Anyways, you're very young. Mm-hmm. Ang dami, you have a long way to go. Ang dami pang pwedeng mahumaling sa iyo. Kami sya ng 23 kami. Hindi namin pero problema yung mga ganyang klase mga bagay kasi nga we're young. Tama. Bata kami at single, so madami kaming pwedeng gawin. Marami pwedeng magkagusto sa iyo. Eh masakit lang talaga na hindi ka crush ng crush mo, pero ganun talaga yun eh. It happens. At huwag mo isisi sa edad. Grabe ka sa amin. Kumusta kayo lang mong in-acceptance? Tsaka eto lang ha, kung bakit nagko-compare lagi kami nagkakwento, kaming mga Gen X. Oo. Diba? Nagkakwento kami sa mga panahon namin. Palibasan ng panahon namin, wala kasing pang mga cellphone. Nagmuta namin yun. So syempre, kwento na lang ang lahat. Kaya kami makwento, ganun. Marami kasi mga bagay na naabutan na hindi nyo alam. Kaya kinikwento na lang namin. Kaya kayo, di ba, palibasa kayo, hindi na kayo nagkakwento kasi nasa phone na lahat. Di ba? Hindi mo naman kailangan malaman kung ano nangyari sa kaklase mo eh. Nasa phone na lahat. Titingnan mo lang yung profile niya. Alam mo na kung... Lalo siya nagagalit ngayon. Eh, nagagalit din kami sa'yo. Ano, porke tambalamisa ka nung bata ka pa. Hindi ka na nagtanda. Tanda ka na, uy, malapit ka na din mag-mature. Oh, basta acceptance. So, acceptance. Mm. Kung nagkagustuhan sila, ihayaan mo na yun. Diba? Tanggapin ang nangyayari. Ibang story akong inagaw niya. Eh, yes. Kaso hindi niya inagaw eh. Correct. Diba? O siya, alam mo na kung dapat mong gawin, girl. Kaya hindi ka nagugustuhan ang immature mo. Oo. Hindi, charot lang. Magkakaroon ka niyan, huwag ka mag-alala. Mm. Diba? Magkakajowa ka rin. Yung bagay sa'yo. Yung nararapat para sa'yo. Oo, yung mag-fit para sa'yo. Yun, ha? Salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay, ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Juper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yon! Ang program.